Welcome to the Six-Man Podcast, where we interview the stars of today and tomorrow. So I have another great episode for you guys again, since I didn't think that the NCAA Juniors Finals MVP will be available immediately a day after winning the championship. The 6'1", 16-year-old superstar guard for the Letran Squires, let's welcome Andy Gemao. Andy, kumusta? Buti game ka? Hello po, Kenny ka. Saan kayo, ano, like, gusto ko tanong, saan kayo kumain? Is it with your teammates or family ba yung kasama mo? Secret po muna. Baka si may... secret ko saan kayo kumain? Hirap talaga pag, ano? Sige, pang off the record na lang yun. Pang off the record na lang yun. Andy, ito. Gusto ko tanong, kamusta after yung celebration, after winning the championship? Saan kayo pumunta or paano kayo nag-celebrate pagkalabas niyo dun sa arena? Diretso kami sa Letran, may bonfire. Mm-hmm. Tapos nag-mass po. Kasama yung mga nag-support po sa amin ng mga student athletes. Sadlit lang po yung mass, tapos diretso dinner, tapos may mga player introductions po, yung mga coaches namin, tapos mga team managers. Mm-hmm. Solid. And with that one, gusto ko malaman yung prior sa winning the championship with Letran sa NCAA Finals, obviously. And ako, alam ko na galing ka ng Batang Gilas, under 16 ko yung youngest player nung previous team. So paano yung experience mo dun? Kinontak ka na ba nila to join the team immediately or nag-tryouts ka pa? Paano yung sa'yo? Yung totoong story po talaga nun, Garnico. Wala talaga ako kahit sa training pool. Hindi pa ako wala sa training pool. Okay. Wala po talaga. Nag-chat po ako sa dati yung coach, kay Coach Tom. Yung siya po talaga yung nag-recruit sa akin. Tapos, pinachat po yung organization ng Gilas na bigyan mo ng chance. Tapos dun po nag-start. So, nagsimula ka sa tryouts. So, yung tryouts sa Manila rin ba yun? Opo. Tapos from there, naalala mo ba ilan kayo nag-try out? Sa first and second day, 50. Tapos siguro after 4 weeks, naging 25. Tapos naging 20 another week. Tapos sinabi yung mga reserves. Tapos sa last, parang konti lang po yung preparation namin, mga 2 months na. 2 months. That includes the tryouts, yung 2 months na yun. Opo. Grabe. Ito ba si na Coach Tom na kasama ni Coach Gold? Opo. Oo nga pala. Ayun, sakto. May nabasa ako. Kasi ako, Andy, aminin ko na I became a fan of yours dito during the regular season sa NCAA. Kasi I think recently lang rin yung pag-televise ng NCAA Junior sa GMA. Kaya, ayun, thank you sa GMA. Nakita ko yung Andy Gemao na to. Iniisip ko, okay, baka senior na to. Kasi daktak ng daktak. Tapos yung mga nasuscore mo, 20 plus, 30 plus. Pagkatingin ko, 16. Sabi ko, anong kinakain nito nung 16? Anong kinakain niya ngayon na 16? Kasi parang, ako, naipit ako to 5'5 eh. Ikaw, from 5'2 to 6'1. Yung 5'2 to 6'1 na yun, is that One year lang ba yung growth spurt na yun or gradual yung height increase? Gradual po kasi 13 years old po ako, 5'2. Oo. 14, 5'4, so unti-unti po hanggang umabot ng 6'1. 6'1 nung Batang Gilas, 6'1 ka na noon or mga 5'10, 5'11 ka pa lang? Wala pong house, mga 6 flat. Tapos ngayon lang 6'1 na. Meron ka bang ideal height kung ikaw, kung papapiliin? Kung pwede ka pa mag-wish? Kasi 16 ka pa lang, dahil pang years eh. Pwede. So para araw gusto maging 6'6 na guard. Ito mabot height ni Kai Soto. Kai Soto? Kung pwede. 7'3 na na gorja. Why not, diba? Sobrang unicorn. Okay, so Andy, may nabasa na galing kang NU under Coach Gold. Paano ka nag-end up sa Letran? After ng pandemic po, nagkawatakot na kami, mga teammates ko. Diba, napunta sa UST, San Sebastian, sa UE. Madami kaming galing sa NU.
pupunta ng Letran. Oo. Daniel Padilla, Jocelyn Pagiligan, Sarek Celorio, yes, tapos ako. Grabe yung And core probably na yun. parang most of yung Tapos, nag-end up nag-end po ka nag-end up po kami sa Letran. I mean ako kasi sila po yung nauna eh. Hindi po Oo. talaga ako highly recruited after the pandemic kasi sino ba na mag-aakala 13 years old tapos pasarel pa nun, isang quarter lang ako nakakalaro. Oh. Pero syempre coming from championships, yung pasarel, kami po yung national champions nun. Siguro may mga nakakarinig din po ng pangalan ko nun kahit konti. And from there, Andy, from 13 years old to 16 years old during the pandemic, anong klaseng training yung ginawa mo during that time? Sino yung nag-guide sa'yo sa training? Yung nakatutok sa'yo? Actually, by the way, mga karamihan ng questions dito galing sa Shoot First community. Kaya, yung ano, I just wanna give a shout. Alam mo ba yun yung kay Mikey Reyes for sure? Yun, dami niyang community na humingi ako ng question. Ayun, humingi ako ng question sa kanilang pwedeng tanong sa'yo. Kasi, I'm sure may ma-miss out ako. Kaya, ayun, gumanda yung episode na to dahil sa kanila. So, just, I just wanna give that, give them a shout out in the beginning. So, back to the question, Andy. Sorry. Okay na ba? Sa pandemic okay, po, umuwi po kami ng province. Nag-training po kami doon kasama ng tatay ko. Nakatutok po talaga sa akin noon yung ano, yung tatay ko. Dad, yung improvement po noon hindi po ganoon kadali na nakamit kasi yung sa 13 years old po ako, hindi po talaga makabot ng board eh. Kahit hindi pa top board, hindi pa kaya top board. Sobra lang pa ako pa noon, sobrang payat. Tignan niyo po yung mga pictures ko dati sa inyo. Bro, Andy, hindi lang ikaw. Lahat kami, lahat tayo. Noong 13 tayo, wala akong maalala na ta-top board ko yun. So, okay lang yan. Okay lang yan. We had morning jogs. Morning jogs. Pero ano po yun, high altitude sa so, mga bukid po dun sa amin. Iligan? Yun po talaga siguro yung malaking tulong sa amin. Pati plyometrics. Plyometrics. Malaking tulong po sa amin. Tapos gradually, nag-ano na din, naglalagdag ng gym. At 13? From 13 ay, to hindi 15? Na po. 14 years old siguro. Ah, Pero hindi po okay, 14. sobrang heavy na doon. More of talaga pang pa-increase pa-increase ng tatakas. Ng ano, Strength ng sa... jump. From there, Andy, dun na gano'n yung athleticism. Kailan, when did it first show up? Kailan yung from your first top board to your first top ring to the first dunk? Parang di ko po nababantayan yun eh. Hindi mo nababantayan? Parang may time noon na 6 na buwan. Parang wala, na-feel ko wala akong improvement. Pero di ko nababantayan yung ganito kaliit na bola na dunk ko na pala. So palaki na palaki yung bola at first try muna. Mga maliliit na bola. Galing po sa ano? Tennis ball. Mas malaki. Kasi pag pinagsasabihan yung dunking, hindi talaga madali yan eh. Oo, Galing bro. pa lang sa palm mo ng bola. Yung parang penultimate step mo before ka tatalon talaga. Yung pag-sway mo sa kamay. Lahat po yan kasi may mechanics. Tapos inaaral po talaga ng tatay ko para matulong po sa akin. And ito, Andy, pinapractice mo to nung yung height mo bit less than 6 feet pa, I'm sure. 5'7", 5'9". 5'7", ganyan po yung height ko. Yung goal ba ng training mo during that time was to increase your athleticism or nasama lang yun? More of overall talaga yung training mo? Overall po talaga yun. Kasi overall, hindi lang athleticism yung main target. Yung nasa inyo pa po ako, parang more of floor general po ako nun. Point guard po yung laro ko nun eh. Point guard, like floor general. Okay, playmaking. Papasa lang, mga hustle sa defense. Tapos, yun. Pinagtuon na namin yung paano dumisisyon ng maayos. Oh, it's something you just learned for sure. In-game situations. Tapos, Andy, yung regimen mo, training regimen mo, does it involve waking up early? Maaga ka nagigising? Is it talagang everyday ba yan? Everyday ba yung training mo with your dad? Schedule ko po, morning, jogging, tapos breakfast,
Tapos, may online classes kami nun eh. Okay. Letran na to. You were with Letran ka na pa, dito. NU pa po. Ay, NU pa to. NU pa to. Okay. Tapos, shooting sa malapit sa amin. Tapos, lunch. Tapos, sleep 1 to 3. Tapos, gym 3 to 5. Tapos, 5 to 6. Training kagaya sa ay kasama sa dad ko. Tapos 6 to 8 ano open runs. Grabe yan. Every day. Kukel. Yeah, ang dami nagtatanong sa Shoot First community. Kaya napa-focus ako diyan eh. Pa yun yung athleticism na ganyan. Pang ano eh, hindi pang Pilipino yun eh. Sabi ko, grabe to si Andy. Lahat kami, hindi lang ako for sure. Kaya ganoon yung mga questions ko. So, was there a point, Andy, na naisip mo parang sa everyday, puro yung training, every hour may ginagawa ka, naisip mo ba at one point na parang napapagod ka? Like, parang may times ba na gusto ka mag-quit? Or never pumasok sa isip mo yun? Hindi po yung one point siguro. Every month. May mga tatlong beses na umiiyak na ako kasi ayaw ko na talaga. Oh, talagang ano. May mga... Resume tayo dun sa sinabi mo na may times na umiiyak ka na. Po, sa jogging, dun po talaga. Kasi minsan if mag-jog ka, mag-feel mo na may example sakit. Pero yun po yung muscles na nag-build up eh. Mm-hmm. Hindi ko naman po yun alam kasi bata po ako. Kaya dun. Yun po nag-start. Tapos kapag sinasabi mo, ano eh, parang ayaw mo na mag-training, parang gusto ko magpahinga for 1 week or parang sinasabi mo sa sarili mo na hindi ko ganun ka-love masyado yung basketball. Parang nasa isip ko, gusto kong pahinga ng 1 week pero pagkatapos niyan, parang di ako mapakali. Gusto ko din talaga yung bumalik sa basketball. Buti hindi ka na-quit bro kasi wala, baka karamihan sa amin, dimurod ng juniors, di ba? Wala yung, sobrang ano talaga sa highlights. Ikaw yung lumalabas sa TikTok, sa Instagram, sa YouTube rin eh. Facebook, kaya grabe. Grabe tong ano, yung rise mo. And ayo, at least ngayon alam mo na yung bakit ka pinapatraining ng dad mo, no? Parang sinasabi niya sa'yo to pay off one day. So Andy, most of our young talents, karamihan ng young talents ngayon sa Philippines, gusto mag-overseas. Like Japan, Korea, after college. Do you consider yourself, like, yung ba yung goal mo is to play overseas or PBA pa rin? Paano ba yung ikaw, kung papapili ka, overseas ba muna first option? Gusto po talaga namin yung mas angatan pa yung, hello po. Oh yeah, ayan, oh yeah. Gusto nyo angatan yung... Kagaya po lang sabi ko kanina, mm-hmm. mga young talents. Gusto angatan yung mga nagawa na ng mga nauna sa amin. Okay. Para hindi po stagnant yung parang pangat ng basketball sa Pilipinas. Gusto po namin na higitan nauna po sa amin. Tapos ma-showcase po kung ano po yung kaya ng mga Pilipino. Tanong ko lang, Andy, may US high school, parang magka-Kobe Paras route ka ba? Mga if ever may mag-contact na US high school, will you try or will you stay with Letran? Alam ko sinabi mo mag-stay ka with Letran, you're not gonna leave Letran High School. But if a US school comes calling. May mga plans po kami. Pero may mga plans. Hindi pa po, parang hindi pa po for the public yung... Okay lang. Definitely. Only announce at your own time. I'm sure gusto mo i-announce yung sarili mong Instagram, right? Siyempre, kasi yun yung platform natin ngayon. Abang na lang po kayo. Abangan. Pakitag ako, patag ako. para ano, usap tayo ulit para o Andy, bakit itong high school na to? So my plans, okay. That's great. That's great for you and alam ko naman na in the end babalik yung talents mo to Gilas. 'Di ba? I mean, you already played for the Philippines and I'm sure na if you get to develop your talent in a better way outside the Philippines, why not, 'di ba? Root naman namin ikaw. Ito ano, Andy,
ito na yung mga questions ko na galing sa shoot first. Yung parang tawag natin dito parang speed round, fast break questions. Goods. Okay, game. Simula. Ito. Mga 10 questions from the shoot first community. Ito, taro ni Ian Sevilla. May offer ka na ba daw sa US? Offer or nagtatry ka pa lang? Try pa lang naman, di ba? Ano din po? Secret pa din po. Secret, okay. Okay lang yan. Okay lang yan, Andy. At least part of the mystery yan. Number 3, the hardest player to guard. Hardest player to guard si... Teka, Andy. Hindi ko madepensahan? Hindi naman sa hindi mo madepensahan, pero yung sobrang mag-effort ka, extra effort, na alam mo, okay, kailangan ko talagang tutok dito pag ito yung binabantayan ko. Alam ko medyo mahirap aminin. Oh, sino? May nagkalaban po kami ng LPU. LPU, hindi ko po akalahin na ibigay po sa akin yung assignment na depensahan si Rubico. Ah, si Rubico. Kailangan talagang ko. Tapos dun pa na game, nag-career high ako. Nag-career high ka against him, pero ikaw rin, at the same time sa defense, nahirapan siya bantayan. Ay, hindi. Siguro po yung parang extra effort. Extra effort. Talaga extra effort pagdating kay Rubico. Rubico, senior na yan, di ba? Nag-commit na siya with Lasal eh. Apo. Oo, eto. Okay, nice. So si Rubico pala yung nagpa-extra, yung nabigyan ka ng extra challenge, kumbaga. Dream Apo. One-on-one opponent. Sinong gusto mo ka one-on-one? Sa NC muna daw. Gusto mo maka one-on-one. Outside Santi Letran. Romero. Si Santi Romero. Santi Romero. Teammate mo? Nag-teammate mo ba? So si Santi Romero. Okay. Sa pinaka-close friends ko. Si Santi Romero. Okay. Nag-training sa US yun, di ba? Carmelo Anthony. Nakita ko yun yung article na yun eh. Nag-training siya with Carmelo. Yun nga po. Naiingit. Pasama ka next time. Bantay, ano na naman, sino bang pwede mong bantayan na point guard, no? Sino bang, eto, sa NBA, yung mga gusto mo maka one-on-one? Like right now. Right now. Si D'Angelo Russell. Laker fan ka ba? Okay, bravo. Gets. Sobrang ganda ng effect niya sa Lakers, no? Opo, sobra talaga. Mm. Gets, bakit D'Angelo Russell? Okay, UAAP naman. Sa UAAP. AP. Si Kiefer Alas ng Lasal. Kiefer Alas. Mga ex-teammates. Sa mga close friends. Mga kasama mo yan. Ah. Batang Gilas. Apo. Okay, nice. At least alam natin yan. That's from Gio Evangelista. Mga shoot first community. Mga na gusto magtanong sa'yo. Bakit number 7? Why number jersey number 7? Parang yung po yung identity ko. Identity. Tapos, God's number din po. God's number. Tapos, yun din po yung inananap tatay ko. Yan po yung identity ko kasi dun po sa province namin. Dun po, number 7 po talaga ako. Ah, so ever since you brought it, like ito yung number na nakilala ko nung bata, dadalhin ko ito hanggang sa pagtanda. Okay. Yan pala yung may, yung mga gusto kong malaman din. Parang maganda na discipline na number. Number 7, right? Oh. Parang ako nga, nakita nga rin sa Bible, eh, madalas number 7, di ba? So, I love it. I love the answer. Sabi ni Will Verdadero, who is mentoring you right now? I'm assuming it's your dad. Yung sabi mo kanina. Yes. It's correct po. Anybody else? Sino pa ba outside your dad? Coach Allen, Coach Tom Tua, Coach Nemi Villegas, Coach Michael Valdia, yung pwesta po sa mga malaking tulong po sa akin. Si Coach Bonnie Garcia, assistant coach po na sa Sebastian, malaking tulong din po si Coach Bonnie sa akin. Tapos, yun lang po siguro. So, tanong naman ng others. Ito, marami nagtanong ito, mga 5. Any offers from big schools like sa UAAP, NCAA, after
outside Letran, I'm sure madami. After ng... Actually, kahit regular season pa lang, siguro nakakuha ka na ng maraming offer. Pero yung mga offers ko before ng achievements namin ngayon, wala siguro yung parang big offers. Like, ngayon yung big offers. Like, nagsimula na yung parang, yung... parang kunin ka lang namin para hindi ka yung star. Parang dagdag lang ng ano, roster. Before the season. Pero so ngayon pa, wala. So ngayon, yun yung mga ano na enticing offers na. Na para, oh, ito yung plano namin for you. Ganito ka sa team. And I'm sure matagal pa yan bago ako mag-announce. So, I think, 2-3 years. 2-3 years? Mga abangan. Hindi ko po alam. Inabangan lang namin sa IG yan, Andy. Tapos usap tayo ulit, gusto ko malaman eh. Usap mong US, sige, game. Favorite pair of shoes in-game? Pinaka-favorite ko po talaga. KD12. Yung basot mo ng finals? Hindi po. Ano po yun? Derrick Rose. Bigay po ni Adidas. Sinuot ko ng Gilas. KD12. All black. Oo. Yan po. Favorite ko po talaga yun. Sponsored ka na pala ng Adidas? Hindi po po. Hindi pa. Anong tawag? Parang mga bigay-bigay lang. Bigay pa lang. Tatanungin ko sana, wala, di ko makita yung photoshoot mo eh. Di ba kasi nag-photoshoot sila? Yung sina KQ, sina Diego Dario. So, di ko nakita si Andy doon na. Why not, mate? Di ba? Why not? Adidas naman kung nakikinig kayo. Game si Andy mag-photoshoot para sa inyo, di ba? Last question. Player na gusto mo ma-posterize sa NC. Kasi, sure, may high school season ka pa. So, sa NC, sino gusto mong ma-poster? Konti na lang po matitira eh. Madami na pong mag-ano sa seniors. Pero yung pinaka-gusto ko po talaga ma-poster ay si sino? Wait lang. Internet. Siguro po yung sa ngayon na season, si yung Twin Towers po. May attempt po ako eh. Ano? May attempt ako na ano si teammate ko eh. Ah, may attempt ka kay Seven at kay Pablo. Kaso ano eh, wala na sila next season eh. So next season, sino? Siguro next season si... Sino bang matitira? Wala na po akong maalala ng season eh. Pero so this season, si ang parang target mo nun was Gagate and Pablo. Opo. The Twin Tower, syempre. Pero para sa akin, wala naman talaga sa ano na mag-poster. Mm-hmm. Yung parang how to create sa around the rim finishing. It's more of the finish. Gusto mo yung parang ma... Siguro kung may... Ang grabe, nag-UP na sila. So, tingnan natin where you end up, right? You'll never know. We don't know yet. And a man of many secrets. That's Andy Gemao. Yun na yung dapat ano mo eh. Nickname mo eh. And Andy, bro, thank you so much for your time. So sobrang natuwa ako nang sinabi mo na game ka to show up in the podcast after a day after the championship. So thank you, and for sure this won't be the last time, bro. I want to see you again dito sa podcast. Usap tayo about siguro pag malapit na yung season. Tingnan natin, gusto ko malaman yung kamusta yung preparations ng Letran and everything. Ay, Andy, question. One last sa akin. Magpapakalbo ba daw kayo ulit next season? Oh. Ay, hindi na, wala na. Na-break. Na-break na yung 22 years. So, yun yung reason. Wala na, di na. Ayaw mo na. Yun po yung main reason. Di na nyo na may kita. Long hair na mga next season. Burst fade na yun. May ano na, may alam na yung haircut eh. No? So, from this point on, si nag-champion sa kayo, pwede na i-outgrow. Opo, siguro. Yun po yung sabi ng coach namin. Last na lang po talaga ang kalbo yung ano. Nakakaano lang po talaga yung last na kalbo, zero po talaga. Like talagang yung mga last skinhead. Skinhead. Sobrang ano po, zero po talaga. Skinhead. Walang natira. Hindi man lang uno. So yun yung reason na pagkalbo. It's to break the curse.
Siguro yun po yung paniniwala ng coach po namin. Gumana nga. Isa din po yung ano na sign na unity sa team na parang invested ang buong team para sa year na to, para kunin ang title na to. Yeah, I think it's just to show at siguro, 'di ba? One goal, one championship, 'di ba? Everybody's on the same page. I think it just shows, 'di ba? And you guys got it. Again, Andy, congratulations to everybody. Dami ko naging idol sa Letran Squires. I didn't think na mas tutok ako ngayon sa NCAA Juniors more than UAAP. So grabe yun. And there's a great reason why. There's more reasons to watch heading to next season. Letran Squires, Andy Gemao, everybody. Again, everybody who's listening here, please give this podcast a 5-star rating on Spotify. And continue to support Andy Gemao in his journey. I love to watch him grow throughout the years and hopefully become a key player for Team Philippines. And of course, Letran and whatever and wherever God takes him. So Andy, again, bro, thank you. Pwede ka na matulog kasi ba may practice pa in the morning. Thank you po. Thanks, Andy. Thank you po.